nakahiga ako ngayon, mag-update ako sa inyo. Kasi, 24 weeks pregnant na ako ngayon and unfortunately, naka low-lying placenta ako. Hindi ko pa kasi nakikita yung details sa ultrasound ko dahil na mag-gender reveal ako. So, hindi ko alam kung anong grade siya, kung ano ba, anterior or posterior ba siya, yung mga ganong details. So, hindi ko pa talaga nakikita kung ano yung full details. Pero, dahil nga nagpa-check up ako at hindi naman sinabi sa akin din ang OB yung gender pa. Sinabi rin niya na low-lying placenta. Tayo, nasad ako kasi first time ko yun. First time kong sabihan na low-lying placenta. Tapos, possible daw na ma-CS pag hindi daw tumaas yung placenta ko. So, kailangan ko talagang mag-bedrest for 2 weeks. Strictly bedrest. Pero, nag-start din kasi yung bedrest ko dahil nga nagkaroon ako ng spotting for 3 days. So, ang hirap. Kasi ako nga lang dito sa bahay. Kailangan ko ng kasama ngayon. So, bawal mo nang tumayo. Bawal tumayo ng matagal. Bawal maglakad-lakad ng malayo. Bawal umupo din ng matagal. Strictly bedrest daw muna talaga. Tapos, ano pa ba? Yung bawal sexual intercourse. Ang hirap. Sobra. Kasi, madalas, parang feeling ko, alam mo yung masakit yung puso mo, yung nasa baba na siya, ganun yung feeling. Tapos may time na naninigas yung chan ko. So, kailangan ko talaga mag-bedrest for 2 weeks. Tapos, dinisitahan na ako ni doctor ng tubadilan. Tapos, hindi pa okay yung laboratory ko. Kasi yung laboratory ko, may UTI ako. So, nag-antibiotic pa ako for UTI. Actually, kaka-anxiety na naman ako ngayon. Kasi, yung sunod-sunod. Parang, ayun, ang hirap pala pag ikaw lang mag-isa dito sa bahay tapos ganun yung status mo. So, ang hirap-hirap, mga moms. Paano natin masusurvive yung araw ngayon ng naka-bedrest ako tapos kasama ko pa yung 2 kids. Pero, magkakaroon na rin naman ako ng kasama dito soon. Pero, 2 weeks lang siya. Saglit lang yung mga kasama ko dito. Si Ate MC. Kasi nag-i-school din siya. So, thank you kay Ate MC. Dahil nga, masasamahan niya ako at least for 2 weeks. Pero, ang advice kasi sa akin ng OB, at least pag nasa third trimester ako sana, naka-bedrest ako. So, ang tagal kong bedrest, mga mami. Alam niyo ba yun? Ang tagal. So, kailangan daw tumaas yung placenta ko kasi super baba niya. And, hindi ko kasi makita kung ano yung grade niya eh. May grade kasi yan. Kaya kailangan ko talagang mag-gender reveal para makita ko na yung yung result ng ultrasound ko. And, thank you din sa OB ko kay Dr. Baconatak, kay Ma'am Jen, sa may-ari ng Jam Clinic. Kasi, yung midwife, actually, si Ma'am Jen is midwife doon. Kasi, sobra nilang, maalaga sila doon. Soon, dadalhin ko rin kayo doon sa clinic. Kasi, hindi rin nila sa akin sinabi yung gender. Kasi nga, alam nila mag-gender reveal. Tapos, gusto ko rin magpasalamat kina Miss Wright, tsaka kay Miss Nikki, yung sonologist, dun sa Vicente Isabel, kasi sila yung nag-ultrasound. Pero hindi rin nila sa akin sinabi kung anong status, kung ano yung gender ni baby. So, mga nakisama talaga sila. So, thank you so much po. Pero ngayon, kailangan natin maging strong mga moms, kasi wala talaga tayong kasama. So, kaya alam nyo, sobra akong believe dun sa mga, mga solo parent, yung mga single mom na mga
yung mga nagbubuntis na hindi nila kasama yung husband nila, yung mga OFW, tapos buntis sila, tapos malalayo yung mga husband nila. Sobrang bilib ako sa mga mami ganun, tapos sila lang yung nasa bahay, pero malalayo yung mga kamag-anak nila, wala silang aasa, tapos yung status nila hindi maganda, hindi healthy tulad ng ibang pregnant, yung marami rin silang complication kasi ang strong-strong yung mga moms. Kasi totoo, nagka-anxiety talaga ako ngayon, sobra. Kaya ako nag-vlog kasi parang kailangan ko siyang ilabas. Hirap pala ng ganito. Kasi sa first and second ko, hindi naman ganito. Kasi doon may kasama kasi ako sa bahay, nandun ako sa mother-in-law ko. Naalagaan ako ng mother-in-law ko, kasama pa nung isa ko pang sister-in-law, kasi may mga sister-in-law din akong kasama doon. Ngayon, wala talaga. Tsaka nag-work kasi yung mama ko, kaya wala talaga. Wala, sobrang nagbe-breakdown talaga ako ngayon. Hindi ko na siya napigilan kagabi. Kinausap ko na yung asawa ko tsaka yung mga anak ko kasi ba 2 days na akong malungkot, 2 days na akong hindi nakakain ng maayos, ganun. Kasi bawal mas stress mga moms, kaya dito na lang sa vlog. Eh, sobrang bilib sa inyo yung mga mami na yung mga nagpubuntis na sila lang. Ang hirap, sobrang hirap, lalo na yung mga walang nakakausap, wala silang masabihan ng status nila. Ang hirap. Sobrang hirap niya pala. Kaya mas strong niya talaga ng mga mami. And sa asawa ko, alam ko kung napaka-strong yung asawa ko si Didi. Kasi hindi pwedeng pareho kaming weak ngayon. Kailangan may isang malakas sa amin. Alam ko yun. And hindi talaga ako pwedeng ganito kasi gumawa lang yung si baby. Alungkot ko yung mga mama siya kasi alam niyo yung 2 days lang parang sunod-sunod. Eh, mas ako magpasalamat kay Ate Esti kasi siya yung madalas kong nakakausap din bukod kay mama. Siya rin yung madalas na na-update ko. Tapos siya yung for emergency, tumitingin sa mga anak ko. Thank you, Ate Esther.